na maging boses sa ating mga kababayan. Sa mga pagkakataong nabibigyan ng agarang tugon ang mga problemang ito, kagad naman natin pinupuri ang mga taong naging kasangkapan para maitaguyod ang inaasahan natin na isang lipunan na maayos at responsable. Pero dun po sa talagang hindi na nga nakakatulong sa taong bayan at pabigat pa, talagang di pwede yan. Dito sa Brigada, Service is our Passion. Ako po si Brigada June Mendoza para sa programang Di Pwede Yan. Di Pwede Yan! Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Di Pwede Yan! Magandang umaga, Sock Sir Jen. Magsasama-sama tayo para sa isa na namang programang Chuck na gigising sa inyong mga umaga. Ito ang programang maagang mga ngalampag sa inyo at sa mga ensya ng gobyerno, kahit pa sa mga pribadong individual na di inaksyonan ang mga problema ang nakakapekto sa pangkalatang aspeto ng komunidad. Kaya doon po sa mga reklamong kinakalawang na sa tagal na panahong di inaksyonan, abay, di pwede yan! Brigada, magandang umaga, Carrie. Magandang umaga, Kabrigadang Bell. Thank ano pa ang ating pagsasama? Oo, oh, imbes nga na Sabado, ayan, oh, eh ngayong araw. Mm-hmm. Oh, Kabrigadang Bell, ano bang issue natin ngayong umaga? Ayan, mga Kabrigada, di man ay umaapo ang tubig mula sa septic tank na naisibahagi po ng isang concerned citizen. Ito po, napupunta po raw ang tubig sa kanilang kalsada. At dahil dito, dahil gusto po nilang malaman ng publiko kung anong nangyayari sa kanilang pook or komunidad. Ito, panoorin natin ang video. Di pwede yan! Binahagi ng isang taga-subaybay ng programang Di Pwede Yan ang kanyang di naaksyonang hinaing patungkol umano sa umaapaw na tubig mula sa septic tank ng isang gusali kung saan may bakery sa kanto ng Salvani at Aparente Barangay City High. Sa ipinadala nitong mensahe sa text line ng programa, buwan pa daw ng Nobyembre taong 2016 ito, idinulog sa kanilang barangay. Sinadya naman ng Di Pwede Yan team ang lugar kung saan ang septic tank na inerereklamo upang beripikahin. Amin namang nakausap ang panadero ng nasabing bakery patungkol sa isyu. Inamin nito na umaapaw nga ang septic tank ng gusalik kung saan rin nakapwesto ang pinagtatrabahuan niyang tindahan ng tinapay. Binigyang diin naman ito na tuwing umaapaw ang septic tank, hindi ito pinapabayaan ng management ng kanilang gusali. Medyo matagal-tagal na rin, siguro from time to time, maawas din siya. Tapos inireklamo ka kabila ng kapitbahay namin. Tinatawag naman kagad namin sa office namin. Tapos ngayon, yung office namin nakikipag-coordinate dun sa building. Tapos yan, mamaya-mamaya may darating na tram. Ipasisip-sip yan, tatanggalin yung taklo niyang septic tank. Nabahagi rin ito na apektado ang kanilang kita sa pagtitinda ng tinapay, lalo na't katabilang ng umaapaw na septic tank. Oh, sa negosyo siguro ng company namin kasi alam na aware din naman kami na makaka-affect yan kasi food business naman yung negosyo ng boss namin. Ayon naman kay Kapitan Richie Matutina ng Barangay City Heights, hindi na bago sa kanila ang nasabing usapin. Hindi raw ito ang unang beses na may nagreklamo patungkol dito. Upo, matagal na yan. Kung maalala ko noon, pinadeklag na natin yan sa city engineers, yung declagger. Pero andun pa rin yung problema, nagabalik-balik pa rin. Nangako naman ang kapitan na muli nitong patitingnan ang idinulog na reklamo patungkol sa umaapaw na tubig mula sa septic tank. Siguro magandang gawin yan, ipapatawag na sige, through, I will make a letter, no, addressed to the owner of the building. I don't know kung si Perfecto Uy. Okay. Kaya yun man daw may-ari ng building. So, I will make a letter na lang, addressed to him. Regarding that problem sa septic tank. Di pwede yan! O
Okay, nasa linya na po ng telepono si Barangay Captain Richie Matutina, ang Barangay Kapitan po ng Barangay City Heights, para alamin natin ano kung yun na nga, masundan natin kung napadala na ba ng letter yung may-ari ng building ano o ano pang mga kaganapan na patungkol dito sa problema. Magandang umaga, Cap. Cap Richie Matutina. Magandang umaga din po. Si Kabrigadang Karikakdak ito, kasama natin ngayon si Kabrigadang Bel Canlas. Dito tayo ngayon ha, sa Di Pwede Yan. Cap, napunta po yung news team natin kahapon o isang araw sa inyo. And pagbigay alaman po ninyo sa tanggapan ninyo na dati na palang problema ito. Itong masangsang na amoy na tila yata itong septic tank o kung septic tank nga ba ang talagang lumalabas dito no, na tubig. Nabanggit po ninyo sa panayam ng news team natin, ng DPD yan team, na papadalan po ninyo ng letter o kaya correspondence. Ano pong update po natin dito, Cap? Kaninang kahapon ng hapon, pinagawan ko na ng letter. Opo. I-address ko doon kay Perfecto Uy yata, kay siya yung may-ari ng building yata. Kay, opo. Kasi yung ano, ang palagi natin pinupuntahan doon, yung akala ko yung kudo ba, akala ko sa kudo yung big shop na andun. Sa kanto. Sa kanilang septic tank yun. Pero pag gano'n naman, sabihan nila daw, tawagan nila yung management. Pero ngayon ko lang nalaman na, kasi binalikan ko kahapon, upon interview sa akin, binalikan ko yung area. Mm-hmm. At napag-alaman ko po na yung may-ari ng building yung si Perfecto Uy. Mm-hmm. Oo, may-ari ng mga Perfect Image ano, mayaman ito. Kailangan maaga pa na so naghihintay po tayo ngayon ng kasagutan niya. Doon po ba sa letter na 'yon o correspondence na 'yung Cap? Ano bang nilalaman noon? Ano pong pinapagawa natin sa kanya o nire-request natin sa kanya? Nire-request ko po sa kanya na ayusin niya 'yung problema kasi nga ang nakarating sa akin ay hindi lang daw yung septic tank ng isang establishment ko. Septic tank daw ng lahat-lahat ng building na doon. So, nire-request ko siya na gawin yung nararapat para hindi na magtulo yung wastewater doon sa septic tank. Oo nga, kasi may maraming mga pwesto dyan. Ano? May parlor, ayan nga, may nagtitinda ng tinapay, so ibig sabihin, kailangan malinis yung kapaligiran. Oo, kasunod-sunod yan, may convenience store po dyan na nagtitanda din ng mga pagkain at kung ano-ano. Minsan, may mga tumatambay dyan ng mga nagme-merienda sa labas. Oo, malapit lang po yan sa bahay natin, Cap. So, parang kabisado ko yung lugar na yan. So, ayun. Ano kung sakasakali? Kasi yung ibang barangay, parang meron din kaming ganitong problema. Actually, itong susunod nating na issue, Cap, parang ganito din sa atin ano, dito sa City Heights, na may lumalabas at tumatagos doon sa daan na masangsang ang amoy na yun na nga, mabaho at nilireklamo ng mga tao. Ang ginawa po ng Barangay Lagaw, ano po, nagpa-request po sila ng ano, actually, no, ng sanitation officer sa City Hall po. Tapos pinatingnan nila at may mga findings at ngayon, kasi yun, iba naman yun kasi may business establishment talagang tinutukoy. Nabigyan ng mga citation. Kung hindi nila susundin o pangalawa, pangatlong beses, pwede na magre-recommend ng foreclosure. Ipapasara na o i-close na yung establishmento ano, for health reasons. Ganito po ba din ang nakikita nating pwedeng gawin natin, Cap? Opo. Actually, inuna ko lang po yung ano, kung halimbawa, ang reply ni ano ni Mr. Uy. Opo. Pagkatapos niyan, that is my second move na mag-letter ako sa ano sa sanitary inspector to inspect that ano area. Opo. Kasi meron kaming ordinance, barangay ordinance na ano na ina-prohibit yung wastewater na lumabas. Magkalat o lumabas doon sa mga public and private streets. Actually, noong 2007, ako nag-author niyan na ordinance. Oo. So, hindi talaga pwede yun. So, hindi pwede yun. Lalo na
galing sa septic tank ko. Oo nga, tsaka nasa highway, ano? Tapos sa problema pa naman dyan, ano? Dyan sa lugar natin, Kap, ayan, sa tapat niyan, yung lubak-lubak na daan dyan na pinipiling lang palagi, pinipilingan, pagkatapos, wala naman nangyayari, after how many, nagko-contribute din siguro yung tubig na yan at lumalambot yung ano natin dyan, yung mga tinatambak dyan para ma-even out lang yung aspalto dyan, ano? Kasi talaga ang lalaki ng mga butas dyan sa harap ng pwesto na yan, di po ba? Last week po, last Tuesday, nagawa na po ng ating city engineers yung mga lubak-lubak dyan na patchingan na lahat yung lubak aspalto dyan sa may aparente. Mm-hmm. Yes, sir. Okay. So, sige, Kap. So, ganito, ano? Wala naman, pilit nating kapanamayin si, pilit natin tawagan, Miss Bell, si Ginoong Uy. Pero ikaw, Miss Bell, may katanungan ka para kay Kapitan. Kapitan, good morning po. Si Belinda po ito. Morning mo. Yes, ma'am. Kap, ang tanong ko po kasi ang sabi mo po, ikaw ang may akda ng ordinansa noong 2007 pa po. Apo. Ano po nakalagay doon sa ordinansa? Meron bang procedure na first gagawin mo letter, second gagawin mo ano bang action, tapos the third, anong grace period na nakasaad po sa ordinansa? Actually, yan ang hindi kasi, kasi nga ako yung may akda ng batas noon. Mm-hmm. So, hindi rin kami ang magiging implementor kasi nga dapat yung executive ang mag-implement ng mga batas. Mm-hmm. So, sa ngayon, ang move ko dyan, gagawin ko dahil ako naman yung executive yung sana mag-implement noon, dating kapitan. Then ngayon ako ng kapitan. So, binapag-aralan ko na mag-create ng task force or mag-letter na reminder na ikaw establishment nakaka-violate ka na sa sa barangay ordinance. Mm-hmm. Mm-hmm. Po yung move ko ngayon, ma'am. Mm-hmm. Oo. Yes, ma'am. Oh, 'yan. Kasi 'yun na nga ngayon na okay lang siguro noon nung hindi pa sementado yung mga daan niya, mm-hmm. Matutuyo lang naman sa sobrang alikabok diyan sa Heights noon, talagang kailangan natin ng madiligan ng tubig. Pero ngayon dahil sementado na, ibig sabihin noon pag may tubig diyan kape, talagang tumatagal yung tubig sa daan. So, nagiging hazard din siya. Transport hazard, vehicle hazard, pedestrian hazard. Well, at the same time, yun nga, in it comes to sanitation, o kalinisan ng nakakapekto na rin. Pero, Kap, ganito, no? Pagka nahuli ka na nagva-violate, ano po ba ang mga parusa nito? Mm-hmm. Actually, ang parusa is... yung is 1,000 na multa. Okay. Kaagad-agad. Kasi hindi na wala naman yung imprisonment sa barangay ordinance. Apo. So, pwede natin patawan ng 1,000 multa. 1,000 multa. Yung malamalawag yung barangay ordinance. So, opo. Wala na may imprisonment sa barangay ordinance. Oo, may fine siya. So, araw-araw na hindi niya inaayos yon, pwedeng araw-araw siya mapagmulta nun. Tama po ba? Pwede ho, siguro. Pwede. Oo, kasi, di ba, kailangan, multa. Paano ko, di ba? Kung multa lang siya, ako, di magbabayad na lang din ako ng 1,000, di buong taon akong magpa, kung sa Bisaya pa, magpisirit, kung di ang tubig diya, ako ang mga tubig diya, sa kanal, gikan sa akong balay, ibubuo na ako na diya, 1,000 raman di ay. Di ba? Pero kung kada violation na hindi, with the promise that you're going to rectify the issue, 1,000. Mm-hmm. If not, then a penalty for another. The following. Oh, baka kapit, tingnan natin yung batas, baka pwedeng amiendahan yun. Mm-hmm. O kung hindi man 1,000, di sabihin natin, 100 ang dagdag doon sa 1,000 kada araw o ano ba. Di ba, Kap? Pwede naman siguro yan. pwede po. I will revisit the public provision of that ordinance kasi matagal-tagal na rin na para hindi ko na-revisit yung ordinance. Pero, Tingnan po natin ulit yung kailangan na ba i-amendahan yung ordinance. Para sa kalaman ng lahat ng taga City Heights, magkakaroon na po ng another 50 million na floodway yung aparente. That means to say, 50 million na drainage. Okay, so maghuhukay na naman. So matraffic na naman. yun ang problema, sir. For bidding na yata and then for implementation na at by the end of February, so expect na lang natin yung heavy traffic. Pero mag-meeting man kami nung DPWH para
pag-usapan yung posibleng mga ano, mga traffic mitigation ba kay inilink ko yan sa DPWH na nag-meeting kami sa CDC, City Development Council, na kung pwede ang implementation is by April na lang para at least walang pass yung mga bata, hindi mas gaano matraffic. Pero hindi daw yata pwede kasi nga forbidding na ngayon February at saka meron silang sinusunod na calendar days. So okay, naantay ko na lang, sige magbalik daw yung DP sa akin na mag-discuss kami ng mga mitigating na mga measure para to ease the traffic there. Pero tingin ko matraffic talaga. I think isa nilang gagawin is maglalagay ng mga flagman yata sa Block 8, sa Block 7, Block 6, Block 5, gano'n. Ganun daw yung mitigating measure. Pero as far as ano yung mag-uusap kami, hindi pa naman pumunta rin sa akin ulit. No? Kap, ganito, magsisimula po, ade, kahabaan ho ng Arparentes, sumula National Highway na harap ng ano ito, no, Notre Dame, hanggang doon sa saan ito, hanggang doon sa Purok Malakas na palengke, ganun po ba? Hello sir, medyo choppy po. Kap, yung project na sinasabi, dahil pinag-usapan lang naman natin, tubig, masangsang, daluyan ng tubig, yan, no? Itong drainage system na 50 million mula NDDU NDDU hanggang CAP, naririnig mo ba ako? Mula NDDU. Yes sir, from NDDU po hanggang Purok Malakas diyan sa may Pacheco. Pacheco. Hindi, yes, sa may hanggang ano sir, sea oil ng Pacheco. Ah, hanggang Pacheco lang. Kaya kung kung mapapansin po niyo diyan sa may harap ng Pacheco Mercury Drug, meron po nagatinda ng mga prutas dyan noon. So, pinaalis ko yung nagatinda ng prutas, including, may nakita ko kahapon ng hapon, yung may nagtinda na naman ng isda dyan sa may corner Yumang. Mm. Sabi ko, hindi ka pwede magtinda ng isda dito kasi grabe ng traffic. Napansin mo na, pinaalis ko yung mga prutas dyan. So, ibig sabihin, sabi ko, papuntahin mo sa barangay kung sino man may-ari ng ano. Nang nagbebenta siya ng isda, ang sabi ko hindi po pwede magbenta ng isda dito. I mean, hindi ko naman gina-curtail yung business freedom free enterprise, pero hindi naman tama siguro na andun sila sa may ano, sa very busy na street natin. Kaya sinabihan ko kahapon, hindi na siguro babalik yun ngayon. Okay. Kap, ganito, no? Maganda, mabuti, naagapan natin. Eh. Ano? Marami talaga natitindi dyan. May mais pa nga dyan minsan sa harap ng, sa harap ng Mercury. Ganito, Kap, ano? Alam na po ba na natin kung sino po yung contractor? Hindi. Ay, wala pa po. Hindi pa nabibidding. Bidding pa lang. Ibibidding nga. Bibidding. Kunti lang naman yan sila. Pinag-uusapan na naman yan, no? Konti lang naman yan. Paikot-ikot lang naman yung contractor natin. Siguro by the end of February or by first week of March, parang ganun yung implementation. Kap, ganito, no? Yung drainage yan, ang pagkakalam ko kasi noon, meron na yan eh. Tapos ngayon, meron na naman uli. Bakit? Ano ba ang problema? Palakihin nila yung drainage? Hindi po. Kasi yung drainage ng aparente, nasa... Kung papunta ka ng NDDU, nasa right side po. Maliliit po na correct na culvert po. Yun. Kaya nga, umaapaw. Correct. Sa Block 8, umaapaw yan. Tama. Ngayon, and then yung tubig, nanggaling pa po sa Purok Malakas yan, papababa po correct dito. Kaya, timely masyado na nagkaroon ng project ng DPWH through kay, I think si Senator Pacquiao ang ang nagpondo niyan. Dapat lang kasi nandiyan siya nakatira eh. Binabaha kami diyan eh. Talagang yung Kantong Heights na 'yan, yung Salvani lalo na Block 8 ano, talagang lumalabas yung tubig diyan sa drainage. Ito kasi din ang problema sa gobyerno natin, walang foresight eh ano, yung volume of water hindi inanticipate na malaki gumawa ng maliit na drainage. Ayan, panibago na naman, huhukayin mo na naman, palalakihin mo naman, 'di ba po, Kap? Perwisyo sa lahat. Kung tayo may foresight, maganda yung planning natin, city planner natin diyan. Hindi tayo bungkal lang bungkal dahil maliit pala, palakihin. Hindi pala malaki, palakihin natin uli. Para tayong mga engot talaga dito sa City Hall minsan eh.
Ano ka? Eh, tayo na napipirwisyo dyan eh. Kagaya yung nilagay nilang drainage dyan sa Salvani. Mula... Maliit. Oh, maliit. Eh, talagang umaapaw. Eh, Diyos, eh, bumabaha po sa amin. Nako, Diyos. 2013 po, yung kwarto ko, eh, na basement, eh, yun, lumutang lahat ng mga gamit namin dyan. Eh, pumasok yung tubig. Dahil mula dun sa wizard, mula dun sa ano, eh, pababa po yan. Eh, dyan po tumatambak sa Block 8 Salvani. Yung kantong-kantong yan, eh, terrible. Eh, ewan ko yung gobyerno niya, nagplano niyan, eh mga engot din. Maliit yung drainage. Ang alam ko yata, parang hindi pa yata natapos yung master drainage plan ng city. Oo. Sige. Kaya nga... Marami. Kaya nga, Cap, hindi ba natin pwedeng pakiusapan, Cap, ganito, no? Hindi ba natin pwedeng pakiusapan na yung mga engineering works na kung pwedeng pabilisan man lang, baka pwedeng mailagay sa kanilang scope of works o ano bang mga technicalities dyan, po pwede naman, na meron silang gabi, meron silang night shift, lalong-lalo na itong pagka mga main thoroughfares, itong National Highway, Leon Ledo, itong Aparente, itong Mabuhay Road. Aparente, Salvani. Oo, na merong night shift. Eh, paano matagal matapos nyan? Eh, 8 to 5 lang din ang mga tao dyan. Eh, dapat, di ba, may pondo naman, pabilisan hanggang gabi. Eh, pagka gabi, wala masyadong traffic, hindi nakakabala, eh di yung duration, of yung time na pwedeng i-Google dyan, eh nagagawa naman ang ibang bayan yan, nagagawa sa Maynila. Eh bakit hindi natin pwedeng gawin dito sa General Santos? Di po ba, Kap? Alam po, actually, sasangayon kayo dyan. Opo, kakausapin ko po yung DPWH dyan, kasi nga inaantay ko sila na bumalik sa akin para makipag-usap dun sa mga traffic mitigation. Opo. Sige lang, i-brought up yun sa kanila. Pero sige ka po. Ang pinakamagandang solusyon dyan na nakikita ko, ang implementation sana by April na lang. By April, oo. Oh, pasok, bakasyon. First week, oh, walang pasok na first week of April. Oo. Oo nga, oo. Okay. Kapitan, meron pa akong tanong. Ibalik ko lang doon sa issue ng ating pinag-uusapan yung tungkol sa masangsang na amoy. Kap, yung letter mo kasi sinasabi mo nagsumulat ka na po, tama ba? Actually, papadala ko ngayong umaga. Okay. Oh, Kap, baka pwedeng... Ngayon, papadala ko. Kap, baka pwedeng ilagay mo doon yung barangay ordinance na nagsasabi, yes. Papatawan nyo na ng penalty yan para talagang masilihan yung puwit ni... Eh, sino ba yan? Basta. Yung nagmamay-ari. Oh, opo. Perfect. Tapos natin yung barangay ordinance and then papatawag na po tayo nung ano, nung... I mean, magle-letter na din ako sa sanitary office at saka actually, isang ano na yan eh, yung city health office natin is active naman pag tugon sa mga ganong problema. Oo. Kasi Kap, ang nasa isip ko sa ko kasi na if you have prepared the correspondence or yung letter gawa na po, kailangan po siguro na pasok doon sa letter yung ordinance na sinasabi nga ni Carrie. At saka yung meron siyang bigat para po ma-compelled yung may-ari ng building na talagang magre-respond po dun sa letter mo. At saka dapat kung ano ang provisions sa so ordinance ang sinasabi mong penalty, eh nakasaad na po dun sa letter para isahan na ba? Isahan na yung letter ang dating sa kanya, nabasa na niya lahat. Yes, ma'am. Para ang next mo na move, eh yun ang pagpataw ng penalty. We will submit this letter, copy furnish the sanitation or whatever, etc. And please let the sanitation inspector have access to the building. Ganun kagad ka para dating. Hala, sige. Oo, yung building administrator niya. Opo, gagawin po natin yan. Ayan. Papadala ko kagad ngayong umaga. Ayan. Yes. Sige, Kap. Makiki-update na lang kami tungkol dito sa problemang ito, Kap. Ayan. Si Barangay Kapitan. Barangay Kapitan Richie Matutina po. Ayan. Salamat. Mabilis na umaksyon na Barangay Kapitan. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Ayan, Kabrigadang Bell. Ito problema ngayon talaga, no? Urbanization. Pag ikay siyudad na, nag-iiba na yung ano mo, yung mga problema mo. Eh noon eh pinagtitiisan mo na yung daan mo na maalikabok, na may kanal ka sa labas ng bahay. Hala, sige kag sabiyag, ano mo, kuha lang ka og Caltex tungaon nimo o nya
Anay, pat-pat. Eh, yes. Testing. Oh. Makatesting man tayo nga na tungo na. Ala, sagbiag. Labi na dito kung naay basketball court sa unahan kay abog kayo para makabasketball. Ah, yung galing sa loob na bahay na mga tubig. Ala, isabiag pa sa kwan, dalan. Oh, pero karon, okay, simentado naman. Dili na pwede. Lalo na sa heights. May ordinansa pala ka, Brigadang Ben. Hindi ko rin alam. Mabuti na lang. Ako, yung drainage ng bahay namin, talagang pinapasok ko doon sa drainage nung maliit na drainage nung siyudad diyan sa daan namin. Ang problema lang nang pagka malakas ang ulan, bumabackfire yung pumapasok yung tubig galing sa doon sa kanal, pumapasok doon sa bahay namin, kaya may kaya may lock yung ano namin, yung drainage namin papunta doon sa drainage. Ayan, problema talaga ang drainage dito sa Jensen eh, ano. Pero alam mo kasi, Kari, ito po sinasabi niya kanina na yung master plan nga ng drainage system. Kasi matagal nating naririnig to. Master plan. Palpak naman yung master plan. Tapos hindi lang yan, master plan ng drainage. At saka yung sinasabi mo, urbanization, which should have been anticipated by our city planning. We have to anticipate everything. We have to, you factor in climate change, ano, na yung level, yung rainfall na ano yun, rainfall, ano ba tawag nila nun? Yung maraming rainfall. Ayun. Yung minimeasure nila in millimeters. Yung bagsak ng ulan, yung dami po ng ulan ngayon, mas marami kaysa mga unang-unang panahon, 10 years, 15 years ago. So dapat, yung plano natin, lahat din, supersized na rin. I-anticipate na natin. Mga daan natin, palapari na natin. Yung mga roads na hindi sementado, ayan na, i-coconnect na natin yung mga sementado sa hindi sementado. Palakihin na. Lahat palakihin na kasi lumalaki na yung syudad, yung hospital natin, na kokonti lang yung mga pasilidad, kokonti lang yung mga beds, paramihin, palakihin. Yun na yung ano itong plano natin. Hindi tumutugma doon sa pangangailangan ng rapid urbanization, ng pagbilis ng paglaki ng ating mga syudad. Planning to fail is failing to plan. Ayan, city planning. Huy, kumilos kayo dyan. Kung hindi kayo, hindi maganda mga plano ninyo dyan, palpak-palpak lahat yung ating problema dito. Lalaki. At saka matagal na po namin inaantay nga. Gusto namin makita yung details ng ating CLUP. Baka sabihin naman kasi ng planning, matagal na namin in-anticipate yan. Yung executive naman ang hindi nagbabudget dyan. Ayan, turuan naman yan sila actually. Sige. Ayan. Ayan. Kabrigadang Bell, pero bago ang lahat, ayun, may tatalakayin natin, pinaloapan natin yung ating last time, So, ayan, pero bago siguro ang lahat, ayun, panoorin muna natin itong teaser natin. Okay. Di pwede yan! Umaapaw na tubig? Mula sa isang maliit na kanal na may kasamang masangsang na amoy, ang inireklamo, Barangay Lagaw, inaksyonan at muling ininspeksyon ng naturang establishmento na pinagagalingan diyo muno ng mabahong amoy. Huwag maglipat ng channel, dito lamang yan sa Di Pwede Yan! Di Pwede Yan! Sa po talaga ako mga kabrigada at pagpatak pa lang ng alas 3 sa madaling araw, excited na ako bumangon, mahirap man, pero kayang-kaya ko yan sa pamamagitan ng pag-inom na Guard C Calcium Ascorbate kasama ng mga kwelang host. Yun naman talaga ang purpose natin, di ba? Maging maligaya at pagpaligaya ng iba. Ito po si Kabrigada Jessa Liduna, laging naka-Guard C. Butong healthy achieve sa Guard C. Ang Guard C Calcium Ascorbate ay mabibili na nationwide. As a TV host, I need to be physically alert and mentally sharp. Curamed is definitely my brand. Curamed Herbal Capsule, laban mo to. Sa bawat pagising may bagong simula. Sa bawat problema ay may ginhawa. Sa bawat paghihirap na iyong tinatahak, alam mong bukas may kapalit na halaga. Sa Curamed may malasakit sa iyong bawat laban. Sa Curamed mo
handang kinabukasan. May malasakit sa iyong bawat laban. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to. Palagi na lang bang matamlay si Bunso pagkagaling sa school? Mom, I'm home na. Painumin ng Zoya Choco ang inyong mga anak upang mapanatiling mataas ang kanilang enerhiya. Ito'y dahil sa sangkap na turin. Dinagdagan pa ng kilalang superfoods tulad ng ampalaya, malunggay at binalatang soybeans. Kaya kahit buong araw na paglalaro at bonding-bonding, ang dating matamlay na si Bunso, ngayon, Mom, I'm home! Zoya Choco, sustansyarap! Hi, ang sarap ng bagong kasal. Basta kasama ko siya, tiwala ako sa tatag at tibay niya. Hinihintay ko na nga siya. Ganyan ang Drive Max, mapagkakatiwalaan. Ang gwapo ng asawa ko. Ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule, sumusuporta sa maligayang pagsasama ng mag-asawa. Di pwede yan! Ayan po, mga kabrigada, welcome back. Umaapaw na tubig mula sa isang maliit na kanal. Kanal na naman. At napupunta sa kalsada na may kasamang mabahong amoy. Iniinspeksyon na po ng mga opisyal ng Barangay Lagaw nitong lungsod. Tatlong araw na palugit para linisin ang ibinigay ng establishmentong ito. Ito, panoorin natin. Di pwede yan! Agarang inaksyonan ang tanggapan ng Barangay Lagaw ang matagal na umanong suliranin ng mga residente sa Caparedas Street, kung saan umaapaw ang mabahong tubig mula sa maliit na kanal na napupunta sa kalsada. Ang mas malubha pa, may kasama itong di kaayaayang amoy. Napag-alaman ng news team na galing pala sa isang pagawaan ng kakanin sa lugar ang mabahong tubig kanal. Sa pagpasok ng Barangay Sanitary Inspector, tumambad ang sakusakong basura sa loob ng kanilang bakuran at mga sapal ng niyog kung saan nila malapit niluluto ang kanilang ipinagbebentang kakanin. Idagdag pa ang may karumihang paligid. Nagmakaawa naman si Alias Tere, ang may-ari ng establishmento na huwag ipasara. Ito kasi ang pangunahing pinagkukunan ng kanyang pamilya ng pera pantusto sa kanilang pang-araw-araw. Ipa-Diyos ko nila sila kung sino man po yun. Kasi sila, alam sa totoo lang, ginagawa kami basurahan dito. Kalat nila. Okay lang. Kalat nila dito tinatawag. Sila, ipa-Diyos ko lang sila, ma'am. Kaugnay sa hiling na huwag ipasara ang kanyang negosyo, binigyan na lamang siya ng palugit na tatlong araw para malinis ang paggawa ng kakanin. Pangatlong beses na raw kasi itong dumadaan sa inspeksyon at laging nakikitaan ng kakulangan pagdating sa pagsunod sa mga rekisitos ng Barangay Sanitation Office. Yung sanitary order natin sa kanila, yun yung ano kasi mag-i-issue tayo kapag may violation. So, nakailang issue naman ako ng sanitary order dito. So, ang recommendation ko is temporary closure muna unless na linisin muna nila yung issue. Alisin, tapusin muna nila yung issue para walang problema. Diretsyang pahayag ng sanitary inspector, maraming violation ang establishmento. Yung violation is yung obnoxious odor. Yung amoy nung waste nung kakanin. So pag nakalipas ng mga ilang araw yan, mabaho talaga yung amoy niyan. So kaya pabalik-balik yung complaint hanggang sa dumating sa inyo yung mga kapitbahay niya. So pag inspection sa area, unauthorized at saka unnecessary food processing talaga yung area, marumi talaga. Ito na rin ang magiging huling pagkakataon ni Alias Tere at ng kanyang paggawaan ng kakanin. Lalo na kapag hindi nito susundin ang bili ng sanitation office ng barangay. So, recommendation for closure. So, mag-recommend ako for closure. So, ang bahala na doon ay ang city ba o ang barangay.
So wala na ako doon. So sa kanila na naman yon. So sila nang bahala doon. Sa takot na ipasara, nangako ang may-ari na si Aliastre na agad nilang lilinisin ang kanilang paligid, partikular na kung saan nila hinahanda ang kanilang binibentang mga kakanin. Maglilinis po. Itindi po mo. Yung wastewater, yung pag may mga pinigaan, mga ganyan, mangangamoy talaga yan. Kasi biolo, yung natural na proseso, atake ng bakterya yan, yun yung magkukos ng amoy. So, ang immediate na kailangan mo talagang gawin is paano mawala yung amoy kasi yun talaga nireklamo ng tao. So, ngayon kung mag-process kayo mamayang gabi kasi kung bibigyan kayo ni Jerry ng 2 days, hindi rin pwedeng dyan yun naman i-dispose. So, maghahanap kayo ng paraan ngayon. Itong nakaraang araw lamang, unang naipalabas dito sa programang Di Pwede Yan ang naturang reklamo kung saan nangako ang barangay administrator na si Alan Marcila na kanilang muling i-inspeksyonin ang naturang establishmento. Sige po, habang nasa blueprint pa lang yung plano ng paglalagay ng kanal at pag nakatakdang pag-uusap po ninyo, ano po ang immediate na action po ng barangay doon sa reklamo po ng ating mga kabrigada dyan? Pwede bang temporary, huwag munang mag-operate yung, ano, yung establishmento? Depende sa magiging assessment ngayon, kung talagang wala silang proper compliance doon sa ni-require, talagang dahil pangatlong beses na to, so talagang we will recommend for its temporary closure, no? Until such time they are able to satisfy yung sanitation requirement. Oh, pero yeah. It would seem, ha? It would seem sa reklamong idinulog po sa Dipwede yan, prima facie na hindi talaga nagko-comply dahil existing pa rin ang problema na ito. May katigasan ng ulo itong establishmento na ito. Hayaan nyo, Chef. Actually, ngayon, this morning, pag dumating na yung aming sanitary inspector from the city, yan yung una naming aksyonan, yung pupuntahan yung area. May mensahe naman ang barangay sa lahat ng mga residente na sumunod sa rekisitos na meron ang kanilang sanitation office. Sana naman, kasi ako naman, mabait naman ako mag-conduct ng inspection. Sana sundin yung mga advice ko, yung mga hindi maganda, mga unsanitized na mga food processing, sana sundin natin at mag-attend tayo ng orientation ng food processing at saka magkuha tayo ng health certificate at saka business permit. Lahat ng mga permit kailangan sundin natin yun para maging legal yung ating business permit. Di pwede yan. Ayan, hindi natin patatagalin pa. Nasa linya na po natin sa telepono si Jerry Paras, ang sanitary inspector na siyang pumunta doon at ang ocular inspection doon sa nirereklamong pasilidad ng kakanin, ano, dito sa may barangay Lagaw. Sir Jerry Paras, good morning. Good morning. Hello, good morning pa. Okay, live po tayo ngayon, Sir Jerry. Nandito po kayo ngayon sa Di Pwede Yan. Kasama ko si Kabrigadang Bel Canlas, ako po si Kari Kakdak. Sir Jerry Paras, pakibanggit nga po, ano po yung update tungkol dito, ano, or narinig naman natin dito sa video, na ipakita naman natin, medyo extensive. Pero baka pwede nga i-describe nyo po muna kung ano yung talagang kinahirapan, ano yung kalagayan, di umano, nung mga, yung pasilidad na pinasok ninyo kahapon. Ay, apa. Actually po, ang pinaka-issue nun is yung drainage nila. Opo. Ang waste nung kakanin, lumalabas sa drainage. Pag magagal kasi iyan, grabe ang amoy, masyadong mabaho. Oo. Opo. So, okay, mabaho yung amoy. So, yun na nga. Ano pa dapat, ano po yung nirekomenda po ninyo sa kanila para hindi na ganun, ano, hindi na kasi parang binigyan nyo sila ng tatlong araw lang na palugit dahil nga pangatlong beses na ninyo pinuntahan ito at hindi pa rin sila nagko-comply. Ano po, para doon sa matumbok na natin, ano po yung kinakailangan ng establishmento na gagawin para wala na po yung amoy? Ganito po. Kasi tinanong ko sila kung ilang araw nila kayang tanggalin, alisin yung isyo. Ayusin yung isyo. Hmm. Opo. So, sabi niya,
kaya daw 3 araw. Opo. So tanggalin lang yung mga waste nung kakanin. Opo. Yung kasi ang cause ng amoy. Mm-hmm. Okay. Opo. So ibig sabihin may mga solid materials ito, no? Yung mga tira-tira. Opo, opo. Okay, so kukunin lang nila yun. Tapa lang ano. Kukunin lang nila tapa po. Tapa po nung... Oh. Sige sir. Go ahead. Tapa lang ano yung kabuting kahoy. Okay, yung sapal ng kamoting kahoy na imbis na nilalagay nila, ano ba ang dapat na paraan na pag ganitong mga material? Ano ba ang dapat? I presume, dinadaanan naman sila ng basurero dyan, ng city government, Oo. So ano ang dapat na gagawin nila? Can you specify it for us? Baka may mga nakikinig din na mga nagluluto ng mga kakanin na the same din ang modus na itinatapon lang yung waste material. So ano ba dapat ang ginagawa ng mga ganitong establishmento? Dapat po kasi meron silang grease trap. Grease? Nang sa gayon, matatrap yung mga oil, yung mga sapal, hindi mapupunta sa drainage. Mm-hmm. So para hindi mag-cause ng masamang amoy. Come again, Sir Jerry. Ano yung kailangan nila? Grease pond? Ano yun? Grease trap po. Grease trap. Grease truck? Truck? Ibig sabihin, sasakyan? Trap po. T-R-A-C. T-R-A-C. K. Truck. Truck. Ibig sabihin yung daanan o daluyan. Pero yung daluyan naman ng grease na yon, saan na po dapat pupunta yon? Kasi wala naman kasi daw drainage sa labas na sumasalo noon. Ang sabi ng barangay kasi, walang drainage na pinagawa ang gobyerno na hindi pa actually dinadaanan ng drainage diyan. So saan pupunta yung truck na yon? Kasi nililinis po kasi yan. Okay. Pag puno na, nililinis po. Okay. So parang kumbaga pa sa mga mining sa mga mining company, meron silang holding pond. Yes. Tama ba? Opo. Holding pond. Kung ibig sabihin, kung may mga mining ka, meron kang mga waste material, meron kang mga tubig na may mercury, o kung ano-ano pa man, yung tubig na may chemical, meron siyang holding pond. So, yun dapat, meron din ganito yung establishmento. Opo. Okay. Kasi isa rin kasi wala silang Pozo Negro. Wala silang septic tank. Oo. Wala po silang septic tank. Opo. Septic tank ng alin? Ng bahay o nung para doon sa establishment, para doon sa kanilang negosyo? Sa kanilang business po, opo. Sa kanilang business. So kailangan opo. Dapat meron silang septic tank para doon pumunta yung mga waste material, tama po ba? Yung mga waste material sila po. Ayan, oo. So ayan, dapat yung mga establishmento na nasa food processing, dapat meron kayong septic tank. Ito ba yung ginagawa din ng mga malalaki mga kumpanya? Parang pagkakalam ko, meron ganito. Jollibee, McDonald's, di ba? Meron silang mga ganito? Opo, opo. Ayan, kasi oo. Po, pag napuno na, saka na yan binidislad. Yeah, dinidislodge, yeah. Pinapakuha. Meron talagang may servisyo niyan. So, kailan po ba ninyo last na inspeksyon nito, Sir Jerry? O yung unang na inspeksyon ninyo na may violation nito? Ang pinakauli po last year is naalala ko parang month of October. Month of October, but prior that, kasi pangatlo na ito, kailan po? Last year din po. Yung paunan yung pinuntahan. So, isang taon at more or less na dapat kinumply na nila yon. So within 3 days po, napag-amalaman naman natin, nabigay na kayo ng citation. Pag hindi pa rin nila ginawa yung mga dapat nilang gawin sang-ayon sa batas para malinis po ang kapaligiran at malinas na rin po yung food processing na establishment na yan na gumagawa ng kakanin na sa pagkakaalam namin na nagdi-deliver sa mga malls, sa mga malls pa nagdi-deliver itong kakanin na ito, ano po ang gagawin ninyo pagka hindi po nagko-comply? Hindi mag-comply, 3 araw. Wala na po tayong magawa, kundi pasara. Patuloy na natin na
isara yung submitment nila. Ayan, o dapat lang naman eh binigyan natin ng mababang palugit eh ano. O eh, hindi sila nagko-comply. Yeah. Sir Paras, good morning po, si Belinda to. May tanong lang po ako, sir. Apo, ma'am, good yes. morning po. Sir, nakita ko kasi sa video na napaka-rumi ng kanilang kapaligiran. Oo. Hindi katanggap-tanggap po, lalo na po yung mga favorite, yung mga kakanin, katulad ko po. Kung ganun pa lang pinanggalingan ng kinakain ko, hindi ko lang alam. Hindi lang yung drainage ang problema, oo. Ano? Oo. Napaka-rumi po, nakita ko po yung mga clothes doon. Oo, oh, naghalo. Mga clothes na pangbahay. Nakasampay pa doon. Nakasampay doon, katabi ng mga clothing na pangtrapo siguro nila oh, sa mga hindi dishes pa, nila. Hindi pa food grade yung ano pinaglalagyan yun? Ng mga... Eh, ano ba yun? Hindi lang ba yung... Ano po ba yung mga iba yung makita? Siguro, Miss Bell, yun, gusto mong tanungin, ano? Oo. Oh, ano bang ibang violation nila bukod doon sa yung amoy o yung wala silang ano track na sinasabi, grease track? Opo. Sa loob kasi, sa production nila, napakarumi talaga. Oo. Pagpasok mo pa lang, yung mga damit, nabanggit mo na sa kanila yan. Oo. Na bawal talaga yan. Hindi mo. At saka yung lalagyan ng pagkain, dapat naka-elevate kasi yan. Oo. Okay. Ayan, oh, pinapanood sure. natin ngayon sa monitor. Ayan, oh. Nakikita ka namin, Sir Jerry, ano, paikot-ikot ka. Yes. Tinitingnan mo yung mga... Ano ba yung mga tela na hinawakan mo na medyo nakasampay na marumi? Mga trapo ata. Mga trapo nung parang... Pangbasahan nila sa ano? Pangagamit nila. Tapos yung mga sako na nakabalot na nakatambak din doon. Ano din ito? Mga waste material din nila na hindi pa nakukuha ng basurero? Opo. Kasi sa loob kasi masyabihan sila. Mm-hmm. So, pag magdaan kasi yung dump truck ng barangay, Lagaw. Hindi na naabot. Hindi sila ma-identify. Hindi ma-identify yung basura. Mm-hmm. So, kaya ang advice ni Sir Admin, sana pwede may tao sa labas na makapapansin sa magdaan na dump truck. Oo nga, ay abangan nila. Yes. Oo, eh ito naman, irresponsable naman itong ano na ito eh. You're dealing with food. Yes. Eh, contaminants ang dami-dami, ano? Kaya nga, tama yung sinasabi ni kabrigada, ni ano, no? O, kabrigada na rin natin. Eh, itong si administrator natin, eh, ano? Na kaya bumabaho dahil may bakterya, di po ba? Mm-hmm. Eh, ito ang daming contaminants. So, naghalo-halo yung, naghalo-halo sa pugon yung mga, kung ano-anong mga nakalagay doon sa loob. Ano po ba? Di po ba? Opo. Ayan. Oh, Sir Jerry, ayan o, eh may panawagan po ba kayo? Ito na siguro yung time natin. Magkakaubusan na tayo ng oras sa Sir Jerry. Oh, okay. Sir Jerry, bago ka magmanawagan ulit, gusto ko lang i-emphasize na dapat talaga hindi na yan katanggap-tanggap, Sir Jerry, ha. After 3 days dapat gagawa ka na. Oh, baka naman may palugit pa yan, wala ha. Wala na yung palugit, ha. Please lang, dapat o, 3 araw, hindi pa na. Karumi-rumi talaga, Sir Jerry. Oo, hindi talaga kasi pagka may naitinda yan, at tapos mamaya may kontaminan, sumakit ang tiyan, ay Diyos me, tapos ganito, eh, alam na ng lahat na na-inspeksyon na, walang ginawa. Eh, balik sir, sa gobyerno. Balik tayo niyan. Ang city government can be sued, ha? Part of his corporate, being a corporate entity, pwedeng may demanda ang lahat, pati itong ano na ito, itong establishmento na ito, pagka may nangyari pa dyan. Ano po, Sir Jerry, sir? Papa. Okay, sir. O, sige, panawagan lang kayo, sir, sa mga maruruming mga establishmento na mga ini-inspeksyon ninyo at hindi pa ninyo ma-inspeksyon. Eh, ano, ayan, panawagan po natin sa kanila. Sa mga nag-denegosyo ng mga food processing o food establishment, sana magsibing lesson sana ito sa inyo na sana po eh, sundin natin yung sanitation code of the Philippines na dapat safe yung mga pagkain na ating ginagawa, ating binibenta sa mga consumer. Ayan. Oo. So, Sir Jerry, ano, itong ginawa ninyo, 3 beses, tapos may citation na kayo, pag hindi pa rin, sinasabi na niya, papasaran ninyo, ito dito sa aming programa, pwede yan. Ano? So, Sir Jerry Paras, salamat sa inyong panahon, ano, na ginugol dito sa programa at malinawagan
maliwanagan ang ating mga kabrigada patungkol dito sa issue nito at sa mga darating pa mga issue o kaya kung may mga ganitong similar issue. Maraming salamat, Sir Jerry Paras, Sanitation Inspector. Maraming salamat po, ma'am. Okay. Salamat. Ayan. Eh, sinasabi nga, ano? Eh, kakain pagkakababa lang ka kanin, Miss Bell? Hindi na. Kahit masarap? Kahit sa... hindi ganito na lang. Punta ka na lang sa ibang source. Yung baka malinis. Mamaya, tagline ito sa kanilang produkto, masarap na, marumi pa. So, pero anyway, kabrigadang Bell, ano? Matagal-tagal pa ang araw na ito, kailangan nating na... medyo may energy tayo. Mm-hmm. So, instant energy. Ito, power cells. Para power cells, soya coffee. Ayan, yes. Masarap magkape na pampalakas ng ating mga, ng ating katawan. Para may tawid natin ang buong araw ng masigla ang ating, at maliksi ang ating pangangatawan. Ako naman, mga kabrigada, para mentally sharp palagi, ay dapat merong kilometer. Huwag niyong kalimutan, ha? Si Belinda na yan. Ayan. At para sa mga karagdagang mga balita, kung hindi pa kayo kontento, mag-subscribe po kayo sa Brigada Newspaper. Mm-hmm. Ayan. Araw-araw po lumalabas dyan. Ang Brigada Newspaper. Ayan. Ngayon, papalimitin na yung weekend, so Valentine's. Ayan, may mga, meron tayong mga pakulo. Ayan, pumunta lang kayo at pagsadya kayo sa Kabrigada, o sa Brigada Rock Garden Hotel and Resort and Hotel. Ayan, dito po sa may... San Isidro, Barangay San Isidro. So, merong gimmick doon. Napakagat ng lugar. Ayan. May gimmick pala doon. Oo. Ayan. Ayan po, mga kabrigada. Isang bahagi ng pagtatalakay sa mga isyong di dapat baliwalain at mga balitang dapat bigyan diin. Ayan. At bago ang lahat, mabati ko lang pala, si Sir Luod, ang mabuting ama ni Attorney Yasmin Luod at saka itong mga Luod sisters. Ayan, magandang umaga po. Palagi siyang sumusubaybay daw sa atin, napag-alaman lang natin. Dating naging chief of police yan dito sa Pasadyansan o kaya sa Glan. Anyway, sir, magandang umaga sa iyo. Iba na po ang may alam ng sa ngayon, karapatan natin, di pwedeng apakan dahil dito, di pwede yan! Di pwede yan! Ay may kabuluhan. Dahil sa buong pusong pagtitiis, ito ay may mapatutunguhan. Aray, dahil sa buong araw na pagsasaka, tagaktak ng pawis at tirik na araw ay kinakaya para sa pagkain sa pagkainan ng daang pamilya. Aray na kahit kapalit ang buhay ay baliwala dahil kaligtasan ng mas nakararami sa'yo'y nakataya. Aray ng maghapong pamamasada, ng mga hari ng kalsada, na kahit anong mangyari, maihatid lang ng ligtas.